One of the key ingredients in baking is the flour. Ano nga ba yung mga available na flour dito sa Pilipinas? If you wanted to know more about flour or harina, just keep on watching! Welcome back dito sa Modern Nanay. At para sa episode na ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa flour or harina na lang para mas madali. Siyempre, iba-iba kasi yung bigkas. Mamaya masita tayo, ay nai, hindi ganyan ang pagbigkas, hindi flour. Basta, in short, harina na yun. So, ano nga ba yung mga available na harina dito sa Pilipinas? And yung mga pinapanood nyo kasi na YouTube video, yung iba is yung mga harina na ginagamit nila is wala dito. So, in this episode, pag-uusapan natin kung ano yung mga brands, anong kaibahan nila, at kung pwede ba silang pagpalitin in case na wala ang isa. So, first, umpisa na natin sa pambansang all-purpose flour. So, all-purpose flour, from the word itself, all-purpose, pangmalakasan, panglahatan na yon. So, lahat pwedeng gamitin pagdating sa all-purpose flour. Mapaputo, mapasyomay, mapapasta, mapatinapay, mapake, lahat yan. Pwedeng mong gamitan ng all-purpose flour. And ito kasi yung kadalasan na available sa mga supermarket. Ito lang yung available actually. All-purpose flour, yung mga brand na White King, Maya, yung Magnolia, yan, all-purpose flour yan. Pag binili mo sa supermarket, automatic all-purpose flour. But, meron din naman mga, hindi ko sinasabing lahat, but commonly, yun yung available. Kasi meron naman mga supermarket na may baking section, and mas marami kang pwedeng pagpilian. So, yung all-purpose flour, nasa mid-range siya. So, yung protein content nito is around 9 to 11%. 9 to 11, nasa mid-range, pwedeng-pwede kahit saan. Pagdating kasi sa mga harina, yung protein yung pinaka-importante. Ito kasi yung nagpo-form ng gluten. Yung gluten, parang maliliit na strand na bumubuo dun sa inyong cake or sa inyong baked goods. And itong gluten na to, nakadepende siya sa protein content ng isang harina. So, pagdating sa all-purpose flour, kaya siya yung madalas ginagamit is kasi nasa mid-range yung kanyang protein content. Also, yung all-purpose flour, sobrang dali nitong i-store at hindi siya madaling mapanis or maluma or magkaamag. Kaya, kadalasan, kung meron kang maliit na space sa iyong kitchen at limited lang ang iyong mga baking ingredients, I suggest all-purpose flour yung iyong stock sa inyong bahay. Next naman is bread flour. Ito kadalasan, mabibili mo to sa mga baking store or sa mga baking supply store. And pag sinabing bread flour, ito is mataas yung kanyang protein content, around 11 to 13%. But depende pa rin to sa mga klase ng bread flour kasi depende yan sa mga brand, iba-ibang brand, iba-iba din yung kanilang mga protein content. But more or less, nandun siya sa range na 11 to 13%. Yung protein kasi, pagdating sa harina naman or pagdating sa mga tinapay, ito yung nagbibuild ng structure para hindi lumabas yung air na napoform ng yeast. Ayan, masyado na tayong komplikado. So, basta pagdating sa bread flour, tatandaan, mas higher ang protein. Pag higher ang protein, mas maganda ang formation ng gluten. Yung gluten, ito yung nagpo-produce ng strand na nagtatrap dun sa air bubbles na pinuproduce ng yeast. At ito ang nagiging airy and nagkakaroon ng structure yung inyong bread. At the same time, maganda ang kagat, maganda ang formation ng inyong tinapay. So, ang bread flour, saan ginagamit? Of course, sa breads or sa tinapay. Sa kahit anong mga breads, minsan ginagamit din siya sa mga pasta, yung bread flour. But, commonly, bread flour, breads.
Next naman is yung ating cake flour. So, etong cake flour naman, madalas, tinatanong, Nay, saan ba mabibili yung cake flour? Nay, paano pag walang cake flour? Ganyan. Ang cake flour kasi, importante yan pagdating sa mga cakes. Siyempre, sa mga cakes, ang cake flour, mas lesser kumpara sa all-purpose flour, ang protein nito, kaya ang production nito ng gluten is lesser din. And, dahil nga lesser, mas malambot yung napoproduce niya na breads or na baked goods. So, pag cake flour, nagiging airy, malambot, yung kalalabasan ng inyong baked goods. Kaya kadalasan, ginagamit siya pag sa mga cakes, sa mga chiffon, sa mga roll, ganyan. Mas maganda siyang gamitin kasi mas malambot yung kalalabasan. Next naman is, alam ko hindi ito madalas ginagamit, pero naririnig nyo din sa mga ibang videos or sa mga panaderya kapag yun talaga meron silang third class flour or pastry flour sa ibang bansa. Pag sa atin, third class. Pag sinabi mo sa mga baking store, meron kayong third class or pastry flour or soft flour. Pare-parehas lang din yun. And eto, kapareho ng cake flour, lesser din yung protein content niya. So, nasa around less than 9, mga 9-8% na protein content. And ang kagandahan kasi, dahil nga less yung protein nito, mas malambot din yung napoproduce nito. Minsan, hinahaluan yung bread flour ng third class flour para maging malambot yung inyong baked goods. Or di naman kaya ginagamit ito sa mga pies, sa mga pie base, yung mga ganyan, sa mga tart shell, yun. So, mga cookies, kung gusto mo na medyo matigas na malambot yung texture niya, yun yung kadalasan ginagamit. But, ito, mahirap siyang hanapin sa mga baking supply. Even yung mga baking store, bihira yung merong third class flour. Mas madalas bread flour, cake flour, at all-purpose flour lang yung meron sila. So, ayan, for the brands naman, all-purpose flour ang gamit ko is Wooden Spoon by Filmico. This is not a sponsored video, ha. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga gamit ko na brands. For the bread flour, it's either Wellington. Sabihin nyo lang sa mga baking supply store kung meron silang Wellington. Yung kasi yung imported kasi yun, kaya maganda yung texture niya and maputi siya. But for local naman is Filmico din, Sun Moon Star. Kung wala nun, kapag sa mga regular na panaderya, minsan kasi wala nun. So for the third class, and then for the cake flour, Filmico din cake flour. Meron silang Wooden Spoon cake flour or flour. So, ayun lang naman yung mga brands na ginagamit ko. Now, for the substitution, ito pinaka-importante ito at madalas kong nare-receive ng mga question ito. Nay, for example, wala akong bread flour. Pwede ko bang gamitin yung aking all-purpose flour? Yes, pwedeng-pwede kasi naman itong ating all-purpose flour is meron tong protein content na enough na mag-produce ng gluten at magkaroon ng structure yung inyong tinapay. But of course, when you use all-purpose flour and bread flour, minsan magkaiba yun ng result. Then, what if wala ka namang all-purpose flour? Ang meron ka is bread flour. Pwede bang gamitin yung aking bread flour dun sa mga recipe na nangangailangan ng all-purpose flour? I highly suggest no, but depende yun sa gagawin mo. But as much as possible, no. Sobrang dali naman itong bilhin, and kung i-replace mo siya ng bread flour, magiging matigas, possible na magiging matigas yung iyong cake or yung inyong gagawin, yung mga baked goods, dahil nga mataas yung protein to. Next is, Nay, what if wala kong cake flour? Paano na? Kasi ang yung recipe, kailangan ng cake flour. Ano bang pwede kong gawin? Kung wala kang cake flour, madali lang yung solusyonan. Kasi ang cake flour, meron lang to is all-purpose flour plus cornstarch. So, yung content ito, yung cornstarch kasi nagbabalance ng protein content na nagbibigay ng dense, airy structure
dun sa inyong ibe-bake. So, kunwari, wala kang cake flour. Anong pwede mong gawin? 104 grams ng all-purpose flour plus 16 grams ng cornstarch. Mix mo lang ito together, then sift for around 2 or 3 times, and presto! Meron ka ng cake flour. Pwede mo nang gamitin sa mga recipe na nangangailangan ng cake flour. Nay, merong third class flour dun sa recipe. Ano bang pwede kong i-replace kapag kailangan ng third class flour dun sa recipe? Actually, yung third class flour at cake flour, almost the same sila ng protein content. So, kung wala kang third class flour, pwede kang gumamit ng cake flour. Parehas na parehas lang din yung magiging, you know, structure niya or kalalabasan ng inyong baked goods. Pwede din mong palitan ng all-purpose flour kasi nandun naman yung range ng protein. So, minsan talaga hinahaluan yung bread flour ng third class flour para mas maging malambot yung iyong baked goods. Minsan din makakakita kayo bread flour plus cake flour or bread flour plus all-purpose flour, nagkakagulo-gulo na. Pwedeng-pwede mo silang paghaluin kapag dating sa tinapay. But pag sa mga cake, pag sa mga cookies, sa mga tart base, kung ano yung sinabi ng recipe, as much as possible, sunod tayo kasi as always, baking is a science. For storage naman, I suggest kung meron kayong mga arena and meron kayong enough space sa inyong fridge para mas mapatagal ang inyong storage time, lagay or storage ng inyong mga arena, lagay nyo lang ito sa loob ng fridge. Or kung wala naman talaga, pwede mo yung lagyan ng secret na bay leaves. Yes, yung mga dahon ng laurel, pwede mo yan ilagay sa ilalim o kaya naman sa taas o bandang gitna. Aron siguro mga 3 pieces para maiwasan natin magkamugmug, amag, magkaroon ng mga bees or mga yung parang maliliit na animals or mga dun sa inyong arena. In short, mas mapapatagal mo siya yung shelf life nun. Especially kapag mga bread flour, minsan kahit anong ingat mo, hindi mo talaga maiwasan na magkaroon siya ng mga, alam mo yun, mga, anong tawag doon? Mga flies, basta yun, yung nandun sa arena. Pag all-purpose flour naman, madali siyang store. Sa mga airtight container, madali yan i-store. So, ayan na nga ang ating episode na all about flour. If you have any comments, suggestion, or meron kayong gustong idagdag about flour or may mga tips kayo na wanted to share sa ating mga followers, just comment down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, click subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. I'll see you on the next one. Bye!